Hello friends, welcome uli sa ating channel. Ito na naman ang inyong kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay dalawang klase ng bubong. Ang rib type roof at saka yung tile span roof. Kukunin po natin kung magkano yung magiging gastos natin dun sa dalawang bubong na yan. Ikukumpara po natin kung alin po yung mas mahal at alin po yung mas mura. Titingnan po natin kung magkano po yung diferensya kung magiging gastos no ng dalawang bubong na yan. Parehas po nating i-estimate yan, parehas po nating kukunin yung gastos ng dalawang bubong na yan. Ang rib type roof at saka yung tile span roof. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo para matutunan nyo po yung dalawang klaseng bubong na ito. Kaya lang bago po pala natin na umpisahan no yung computation natin no. Sana po pakipindot lang po pala yung like sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, yung notification bell kung may time po kayo, paki-share yung video. Ang Mat ni Kuya YouTube channel po merong mga playlist videos yan, ito po lahat. Sana po panoorin nyo. Shout out po pala sa mga taga Santa Ana, Pampanga no, lalo na po pala taga sa Barrio Santa Maria sa Balenbayo. Shout out po sa aking mga magulang dyan, kay Tatay Sako, Nanay Waning Montilla, sa mga kamag-anak no, yung mga Santos family tsaka Musngi family at Soliman family. Shout out po sa inyo na mga kabalen sa Santa Ana, Pampanga. Okay, punta na po tayo sa topic natin no, dito sa dalawang klase ng bubong na ito no. Ang rib type at saka yung tile span roof no. Ang una po natin kukumputin na ito pong haba po ng bubong natin no. Etong haba ng roof natin. Ayan po no. At saka ang bubong po natin, ang haba po niya 12 meters. Ito po yung given natin no. Bali una po natin kukumputin ang haba po ng roof na ito o yung yero na ito no. Kailangan po 'yan no para makuha po natin yung total length ng bubong, mapa tile span man 'yan o mapa rib type man 'yan, kasi po per linear meter ang gastos natin 'yan. Kukumputin po natin yung total length muna o yung length muna ng yero natin. Okay, punta po tayo sa computation. Gaya po ng dati no, para ma-compute yan kailangan po natin yung Pythagorean theorem no, yung haba po ng rafter, yun din po yung haba ng halos ng bubong natin no, ng yero natin. Yung rafter po natin meron pong run yan na 5 meters, yung rise po niya 1.5 meters, yung pong h na yon, yung po yung haba ng rafter, which is yun din po yung haba ng yero natin. Dadagdagan lang po natin ng konti para papasok po, po yan dun sa yung tubig dun sa gutter no. Bali h square is equal to 1.5 square plus 5 square po. Ayan po 'yon no. Yung h is equal to square root of 1.5 square plus 5 square. Bali yung h po, yan po yung haba ng yero natin, is equal to square root of 27.25. Bali ang square root po niyan 5.22 meters. Ayan po yung haba po ng yero natin no. Yun po yung h o yung haba ng rafter na rin natin. Ayan po yan. Bali kung titingnan po natin dito sa perspective, ito po yung haba ng yero natin no, yung haba po ng rafter natin. Kaya lang may idadagdag po tayo no dun sa 5.22 meters kasi kailangan po yan, may nakausli po ng konti dun sa yero papuntang gutter no, para po pumasok yung tubig doon no. Kaya yung 5.22 meters po hindi po 5.22 meters yung gagawin nating eksaktong haba ng yero natin kasi may mga 2 inches hanggang 3 inches po na pasobra doon sa papuntang gutter po no. Bali gagawin po nating 5.3 meters na ito pong haba ng yero natin. Bali, yan po yung magiging basihan natin para ma-compute po natin yung total length po ng yero natin kasi per linear meter yung pong haba cost ng bubong natin.
Okay, since na-compute na po natin yung haba ng yero natin, no? Bali 5.22 yung na-compute natin sa Pythagorean theorem, sinakto nating 5.3, no? Para nga dun sa pasobra, papasok ng gutter natin. Ang susunod po natin kukumputin ay yung dami po ng yero natin kasi meron pong lapad yan, no? Yung yero natin na 1,045 millimeter, no? Pero since 1,045 millimeter, width po ng yero yon, ang kukumputin po natin yung effective width, no? Ang gagamitin po natin yung effective width ng yero para makompute po yung dami ng yero. Yan po yung next computation natin, no? Yung dami ng yerong ito. Kung ilan yung magagamit sa isang side, and then times 2 na lang natin sa kabilang side, no? Ang length po ng bubong natin, 12 meters natin yan sa effective width na 910 millimeter. Kasi meron po tayong at least 5 inches na effective width. Okay, kunin na po natin yung bilang ng tile span roof natin, no? Bali 5.3 meters po yung haba niya na compute natin kanina. Ang width po ng tile span natin 1045 millimeter, kaya lang ang effective width po natin ang gagamitin natin, no? 910 millimeter. Yung formula po, length of roof divided by effective width, bali number of tile span natin 12 meters, which yung haba ng roof, di-divide natin sa 0.910 meter. Bali, ang answer dyan, 13.18, sabihin natin 14 pieces. 14 piraso sa isang side po yun, no? Kaya lang, since dalawang side yan, 14 times 2, 28 pieces po yan. Ang 28 pieces po, eto po. Bali, ang 28 pieces po na na-compute natin kanina, eto po yung 14 pieces sa isang side dito, no? Bali, since dalawang side yan, 14 pieces times 2. Ito po yon, no? Bali, 14 po yon, at saka 14 po itong sa side na ito. Ayan po yung kaya naging 28 pieces po yan. Bali, dito po sa computation natin ito, no? Kung 28 pieces po yung tile span rope, 28 pieces din po yung rib type rope, no? Kaya yun na po yung computation natin sa dalawa. Parehas pong 28 pieces yan. Both tile span at saka rib type roof. Kukunin na po natin yung cost nila, no? Kung para po mai-compare natin. Bali, unahin na po natin computin yung tile span na roof, no? Bali, 5.3 meters po yung haba ng isang yero. Bali, 5.3 times 28, 148.4 meters po yan, no? Ang cost po niyan, usually, nagre-range po yan from 400 hanggang 600 pesos per linear meter, no? Depende po sa kapal niyan, no? Meron kasing 0.4, 0.5, 0.6 millimeter na kapal. Tayo po, gigita po tayo. Bali, kailangan po natin ng total length, multiply po natin dun sa cost per linear meter, no? Gagamit po tayo ng 500 pesos, no? Bali, 148.4 meters times 500. Bali, ang cost po ng tile span na roof, 74,200 pesos. Bali, dito naman sa rib type roof, bali, ganun din po ang haba, no? 148.4 meters yan. Ang cost po niyan na mas mababa po yung presyo niyan ng rib type roof, 250 hanggang 400 pesos po yan per linear meter. Pero tayo po, gagamit tayo ng 320 pesos per linear meter. Depende po sa kapal, no? Bali, may 0.4, 0.5, 0.6 millimeter ang kapal niyan. Bali, ang total length po, 148.4 meters din, no? Bali, 148.4 linear meter times 320 per linear meter, 47,488 pesos po yung cost niya. Bali, tingnan po natin yung difference ng cost nila, no? Bali, 74,200 pesos po yung tile span, no? Bali, yung rib type naman, 47,488 pesos. Bali, 74,200 minus 47,488. Bali, ang difference po, 26,712 pesos. Bali, ayun po, no? Ang laki po pala ng diferensya, no? 26,712 pesos po, no? Mas mura po yung rib type, no? Kesa dun sa tile span. Kaya kayo na pong bahala kung alin po yung gagamitin nyo, no? Kung tile span ba o rib type. Maraming salamat po sa pag-view. Maraming